Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Hindi nga makakatakas itong si Tisay. Kahit nakuha pa nila ang sasakyan nila Tanggol, ay hindi pa rin nila ito mapapakinabangan. Mababawi kasi ito nila Tanggol. Pupunta kasi sila Tanggol sa bar na pinagtatrabahuan ni Tisay kung saan isa siyang mang-aawit. Maaaktuhan nila si Tisay doon. Kaya naman, walang kawala si Tisay. Hindi nila ito pakakawalan hanggat hindi ibinabalik ang kanilang sasakyan at hindi nababayaran ang utang ni Tisay kay Tanggol. Dadali naman ni Tisay sila Tanggol sa kanilang talyer kung saan nandoon ang mga sasakyan nila Tanggol para ibalik ito. Ang hindi lang maibibigay ni Tisay ay ang utang niya kay Tanggol dahil walang pera si Tisay. Kapag makita ni Tanggol ang talyer nila Tisay ay makakaisip siya ng negosyo. Makikipagkasundo siya kay Tisay na hindi niya na ito sisingilin basta lahat ng makakarnap nila Tisay ay sila Tanggol ang bibili sa mababang halaga at sila Tanggol na ang bahalang magbenta sa mataas na halaga sa kanilang mga mananalong manunugal. Papayag dito sila Tisay dahil kailangan din nila ng buyer. Nahihirapan kasi silang magbenta kapag nakakakarnap sila. Payag din dito si Divina dahil magagamit niya ang magagaling na mekaniko nila Tisay para sa mga sasakyan ni Divina. Hindi lahat ng sasakyan ni Divina ay legal. Ang iba dito ay mga karnap din. Kaya dapat lang na maging kasosyo na lang nila Tanggol ang grupo ni Tisay. Magiging tauhan silang lahat ni Tanggol. Lalawak ng husto ang impluensya ni Tanggol. Halos lahat ng illegal na negosyo ay magkakaroon siya. Darami ang kanyang business partner. Mayroon na silang laboratorio ng droga at pasugalan. At lalaki pa ang negosyo nilang mga sports car dahil sa tulong nila Tisay. At ang importante sa lahat ay hawak pa rin nila ang Star of Venus. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!